Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So this past few seasons nga ay Joel Embiid versus Nikola Jokic ang pinag-uusapan. And rightfully so, sila nga ang top 2 best centers sa buong NBA at medyo malayo ng agwat nila sa pangatlo. Lagi nga sila na ikukumpara dahil sa dalawang magkasunod na MVP ni Nikola Jokic, si Joel Embiid ang first runner-up. Habang sa regular season MVP naman ngayong taon ni Joel Embiid ay si Joker ang first runner-up. Pwede nga may debate na si Jokic pa din ang dapat ang MVP ngayong season, ganun pa man tapos na ngayon at binigay na ng NBA ang award kay Joel Embiid. Ngunit ngayong playoffs nga ay medyo na ibang usapan. Si Joel Embiid ay nagkalat sa playoffs habang si Jokic naman ay pinatunayan lang na siya ang best center sa NBA at pinasok na niya ang kanyang pangalan sa usapan ng best player in the world and one of the best players of this generation. Kahapon nga ay pinagpiestahan si Embiid sa social media matapos na magkampiyon ng Denver Nuggets. Dahil napunta nga kay Jokic ang Finals MVP at talagang dominant ito all throughout the playoffs, habang si Embiid naman ay bumagsak ng husto ang kanyang stats. So at this point wala nang ang debate kay Embiid at Jokic. Ang sa palagay ko na mas magandang pag-usapan ay si Giannis at Jokic, dahil ang dalawang player na ito ay hindi lang nga naglalaban para sa titulo ng best player in the world, kundi pati na din sa titulo ng best European player of all time. Silang dalawa ay parehong may edad na 28 years old. As of now, kung tatanungin mo nga ang mga fans ay karamihan ang sasabihin ay si Nikola Jokic ang pinakamagaling na player sa buong mundo. O baka naman may mag-comment ulit dyan na wala pa siya sa kalingkingan ni Jordan na 6 na championship. Mga kaibigan, sa ngayon po ang pinag-uusapan at hindi greatest of all time. 60 years old na po si Jordan ngayon. So mabalik lang sa topic, ang debate kay Jokic at Giannis ay mas interesting nga kaysa kay Jokic at Embiid. Dahil bukod nga sa pareho silang may edad na 28 years old, ang kanilang awards and achievements ay hindi nga nagkakalayo. Si Joker ay isang 2-time regular season MVP, 1-time NBA champion, Finals MVP and West Finals MVP, 5-time NBA All-Star, 3-time All-NBA First Team, and 2-time All-NBA Second Team. At hawak na din ang madaming records sa NBA tulad ng first ever player to lead the league in playoffs in points, rebounds, and assists. Habang si Giannis naman ay tulad ni Jokic ay 2-time regular season MVP din siya, 1-time NBA champion and NBA Finals MVP. Wala nga siya ng East Finals MVP dahil wala pa naman ng award na yon noong nakaabot sila sa NBA Finals. Ngunit kahit meron nga ay hindi siya magwawagi nito dahil na-injured siya sa East Finals kontra sa Atlanta Hawks. Ganun pa man kung si Jokic nga ay 5-time All-Star, si Giannis ay 7-time All-Star at may All-Star Game MVP din siya. 5-time All-NBA First Team din siya habang si Joker ay 3 pa lang. May 2 All-NBA Second Team din siya. At ito naman ang mga bagay na meron si Giannis na wala pa si Joker. Bukod sa All-Star Game MVP, si Giannis ay may Defensive Player of the Year award din, Most Improved Player of the Year, at 4 na beses siyang nakapasok sa NBA All-Defensive First Team at 1 beses naman sa All-NBA Second Team defensively. So kung legacy nga ang pag-uusapan ay lamang pa din si Giannis kay Jokic sa ngayon, and mostly dahil ito sa kanyang depensa. And let's be honest, malabo na maka All-Star Game MVP si Jokic and Defensive Player of the Year dahil hindi nga built dito ang style of play niya. Ganun pa man sa palagay ko nga ay magkakaroon ng debate silang dalawa na mala Shaquille O'Neal and Tim Duncan sa pwestuhan ng greatest of all time someday. Habang si Embiid naman ay parang si Kevin Garnett na originally ang katapat ni Tim Duncan, ngunit naiwan nga ito ni Duncan pagdating sa championships. Sino ba sa palagay nyo kay Giannis at Jokic ang magkakaroon ng mas matinding legacy?